Hoy, magandang gabi po sa inyong lahat. Oh, last guest na naman. Hoy, last guest pasado na pala eh. Oh. Meron na tayong sapat na pagkakataon ngayon upang mag-usap. Luzon, Visayas at Mindanao. Teka muna. Sandali lang. At ating paliliwanagin ng ating mundo. Oo. Teka, mukhang hindi natin na dali lang, ha? Ayan. Okay. Eto na. Maliwanag na. O sige. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan, Doy Del Castillo. At tayo po ay talagang nakahanda sa gabing ito na harapin at totohanin na natin ang pagtanggap, andyan na, sa pilitan, dala ng mga hindi may iwasang pagkakataon, ha? Pumasok na sa Pilipinas at marami na ang napatay. Kaya lang, hindi pa kasing dami nung unang bulusok nung 2020, nitong tinatawag hong variant. No? Pero ang sinasabi po ay nagwakas na yung COVID. 19. Bakit kaya? Sapagkat yung COVID-19 ay merong kanyang sariling kakanyahan, identification, in-identify na medical explanation yung kanyang pagiging corona, yung may mga tinik-tinik, no? Pero yung bulusok ng pagkamatay ng mga doktor, mga prominenteng tao sa buong mundo, ha, at maramihan bilang ang bumuluso, tapos walang direktang paliwanag kung sino siya. Sino ba itong COVID na ito? Ang pangalan ni COVID. Hanggang sa in-identify natin, COVID-19. Corona, yung CO. Yung B, virus. Infectious. Nakamamatay. Infeksyon, no? Infectious. Tawag dun yung lason, nakakalason, ano? Infectious. Disease. Yun, yung D. Infectious disease. Yun ang letter D, yung disease. Bakit May 19? Sapagkat ito raw po ay nagsimula o nakilala, ito yung klase ng virus na dinevelop sa China. Yun ang bintang ng Amerika sa China. Pero totoo ba yung bintang nila? Maaring may katotohanan, pero dun lang ginawa sa China, doon tinimpla. Bakit? Eh doon merong laboratorio ang Pfizer sa Wuhan. Hindi alam na maraming Pilipino eh. Pfizer! Yung nagbenta ng nakamamatay sa Pilipinas at ang daming pinatay ng mga bata na bakuna. Yan. Eh alam po ba ninyo, ang ikinagagalit ng mga Pilipino at ipinagluluksa ng mga namatay na magulang, eh wala ho silang pananagutan. Yun ho palang bakuna na yun, hindi pa siya rehistrado na bakuna. Ginawa lang siya pero hindi pa siya ibig sabihin, kulang ho yung ano, yung taon. May taon ho yan eh, na kinakailangan, abutin mo yung 10 taon. Kung bakuna ang pag-uusapan, meron kang maraming binakunahan, yung testing. Ha? Hindi ordinaryong bilang lang. Bukod sa marami, mahabang panahon, 10 years. Bata nga yung 10 years eh.
Naalala po ninyo yon? Yung kaso na nagpaikot-ikot, nagpasahan, sino bang pumatay? Eh, ang pumatayan ni Ika ay yung gamot galing sa ibang bansa, Pfizer, ginawa ng Pfizer. Ito Ika eh, sa France ito eh. Nagbiyahe si Presidente Aquino na hindi siya doon papunta eh. Nag-side trip. Yun, na-Bulgar yun eh, yung mga ganun. But anyway, nililiwanag po natin eh, COVID, corona, virus, infectious disease, DAS-19, ay ang virus na noong October 2019 ay pinasabog sa Wuhan, China. O aksidente. O walang tuwid eh. Hindi tuwiran eh. Hanggang ngayon ho. Dalawang taon na. Magdadalawang taon na po na dumaan yung virus na yon, COVID virus na yon. Nanganak na nga eh. No? Nanganak na. Eh kumbaga yan ni hayop, nakamamatay na hayop, eh nanganak. Ang anak ho niyan ang tawag viran. Yon. Kailan ho yon? Nung siya ay magpunta sa UK. Marami ho ang nadali doon. Tinawag na viran. Pagkatapos nagpunta ng Brazil, yung viran na. Ha? Ang ibig sabihin, naiba na eh. Naiba na yung karakteristik. Mas bumangis. Mas madaling kumalat. Yun yung variant. Anak ng COVID-19. Pero hindi yung pwedeng sabihin COVID lang. Kailangan merong 19. Kasi yung 19, special description yun, yun yung lola. Oh, bakit napangangaka? Narinig mo lang na lola. Ang alam mo, anak lang. Nanganak, hindi. May apo na. Kasi, yung anak, ang tawag ay nag-mutate. Ha? Hindi ho ako doktor. Hindi rin ho ako physicist. Ha? Kaya lang, yun ho yung laman ng mga periodiko eh. Yun ang idinadaknak at ininginangakak ng World Health Organization. They identify this as coronavirus infectious disease. 19. So, yan yung pinapaliwanag ngayon ng Department of Health ng mga bansa. Hindi lang sa Pilipinas, maging sa Amerika. So, alisin na natin ngayon yung COVID-19. Unless, yung mga nagkasakit, nakuha yung virus, nilagay nila sa microscope, at nakita nilang, the same COVID-19. Hindi ho sa COVID. Ang COVID po yun ang generic name. Maging lola yan, tatay o nanay, anak, COVID yan lahat. Corona virus infectious disease. Ano lang ang pagkakaiba? Di nanganak ng variant. COVID variant. Ayun. Para hong incheck, ano? Yung unang pangalan, yun yung inuulit. Ha? Halimbawa, hindi katulad ng sa Pilipino, Doy del Castillo. Si Doy yan. Yun yung kanyang pangalan. Pero yan, kamag-anak nung iba pang mga del Castillo. Ayun. Okay. Ngayon ako mga kaibigan, kapag ka dumapo ang isang uri ng COVID na ang kanyang tinatawag na classification, ang kanyang description, di umano sang-ayon sa ipinaabot sa atin ng Department of Health, ito yung madaling kumalat, mabilis pumatay.
at malakas dumami. Ha? Pinaka. Pinaka. Ito ho, kinukumpirma ngayon ng mga balita. Ha? Ito ho'y katulad din ng una kong description nung March 2019, na iyan namang COVID na yan eh, ano eh, iyan naman eh, isang maliit lang na totoo. Microscopic size of truth, yun yung kasinliit ng nakikita sa microscope. Kung walang microscope, hindi mo makikita. Kaya microscopic size, maliit lang na totoo, na may kahalong 99.9% na eksaherasyon. Same. Mas mabigat pa ang eksaherasyon ngayon doon sa apo. Apo na ho ito eh. Kumpirmado apo ng COVID-19, malakas makahawa, umapatay ng madalian. Ito ang COVID Delta. Yun, yung apo. COVID Delta. Anak ng COVID variant. So, yung anak nung ano, yung anak ng COVID-19, COVID variant. Yun yung nag-mutate. Lumaki. O, parang halimbawa, siya'y gamo-gamo lang, eh, inisprayan ng ano, ng chemical insecticide, yung maliliit na gamo-gamo, ha, ay naking malaking uod. Yun ang nag-mutate. Nag-iba ng anyo, naging malaki. Yan. So, this is the description on a medical explanation or scientific identification. Kumpirmado po, apo ng COVID-19, malakas makahawa, pumapatay ng madalian. Di na ho raw ito nagtatago dito sa ilalim ng ilong. May explanation pa noong nakaraan taon eh. Yung COVID-19, kaya doon nagtatago, doon lang ang bahagi ng katawan ng tao na malamig sa ilalim ng ilong na yun, doon sa butas. Malamig doon, doon sila nagtatago. At doon siya pag pumutok, kumakalat papasok sa loob. Kakainin yung mga internal parts. Mabilis yun. Kakainin yung mga internal parts. Kaya kung hindi mo siya nalapatan ng luna sa loob ng paghapon, hindi mo agad alam na meron na palang nagtatago doon. Yo, pinatay si Dr. Hara. Oo, kinain yung ano eh, yung atay, kinain yung mga internal parts. Ha? Umaga tiningnan, ha? Hindi na nakauwi, kinahaponan, kinremate na. Eh, hindi nyo ika pwedeng ano yan, ilabas yan. Kailangan sunugin para masunog yung virus, para hindi makahawa. Ganun tinakot ang mga tao. O, di ngayon, ano yung gagawin? Eh, magtago kayo sa bahay. Huwag kayong lalabas. Eh, paano kami kikita? Eh, hindi na bale. Magpakatiis kayo. Magtiis kayo. Para hindi kayo mahawa. Kasama ako doon. Hindi ako lumabas sa bahay. Sa bahay lang ako. Ngunit, nagmamanman. Hindi lang nagmamanman, inaanalisa ang mga salitang lumalabas at kung ano lang yung opisyal na inilabas ng World Health Organization at ng Department of Health, yun lang ang ating binibigyan ng pag-aaral at yun ang ating ipinapakahulugan. Kaya dun ho tayo ngayon nagkaroon ng pag-iisip na kailangan ay ang mamamayang Pilipino ay magsuri. Kaya gagawa po tayo ng isang proyekto
Baka nakikinig ngayon si Mr. Fermin Idea, no? Ina-uplip ko lang ho yung aking mga facilities dito kung pwede na ho tayong mag-produce ng ano. Kailangan ho ng sambayanang Pilipino na suriin. Susuriin natin yan ngayon. Ngayon, sa pamamagitan ng tinatawag na lawful at facts, factual, di ba? F-A-C-T-U-A-L, factual, yun ang ibig sabihin, totoo. Susuriin natin ang taong bayan ang magsusuri. Ano ba ibig sabihin ng pagsusuri? Yan ang kailangang maibigay ninyo ang translation sa programang ito para makasali kayo. Akayin natin ang taong bayan na gumawa ng pagsusuri ng taong bayan. Surian ng ng taong bayan. So, yun po mga kaibigan ay tayo lamang ho ang magpo-formalize. Ipo-forma natin ano ang tama. Ano kaya ang ibig sabihin ng surian? Ano po? Susuriin. Surian ng bayan. Hindi pag sinayang yung bayan, mamamayan. Ano po? Ito po ay meron pong tinatawag na synonyms. Yan. Yung kapareho ibig sabihin. Kung antonym, kabaligtaran. Yung kapareho po ang ibig sabihin, ang tawag dito ay public scrutiny. Ayan. Ka-English kasi yan eh. English. Ano ibig sabihin ng public scrutiny? Surian nga. Ano ibig sabihin ng scrutiny? Public. Di ang sambayanan, ang publiko, ang magsusuri. Yun ang synonym. Synonym. Synonyms. S-Y-N-O-N-Y-M-S. Synonym. Dinidescribe po ito. Itong kapangalan na ito, kahulugan, kasing kahulugan sa Tagalog, yung synonyms, kasing kahulugan ng scrutiny. Ito po ay nabubuo sa pamamagitan ng mga elemento ng examination. Ayun. I-examinin. Examination. So, people now will going to collect product of examination. So, ibig sabihin, magmula sa scientific and medical results of examination, that is a part of public scrutiny. I-copulate, iipunin ng sambayanan. Hindi lamang ho examination ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin din po ay study, pag-aaralan. Iuulat lang naman kung paano pinag-aralan. Ang ibig sabihin, kung pinag-aralan, merong pinaghuhugutan, merong nagiging batayan. Yung gaya halimbawa nung sinasabi nila na di umano itong virus na ito, di umano nanggaling sa virus. Anong virus ay nanggaling sa kabag o yung ibong panggabi, kabag, ha? Sa China. Ayan. Sino-sino na pinagbintangan eh. Ano? So, kaya ang ginawa, nagkaroon ng study. Yung study na yon, yun ang investigation per se. Yun ang mga iba't ibang kahulugan. At ang iba pang kahulugan ng synonyms ay search, pagsasaliksi. Yeah. So that is the way we need to do.
para maunawaan natin, ano ba talaga ito? Binibiro po ninyo sa daming mga marunong na tao sa mundo, hindi natin naalaman na mayroong palang ganitong pangyayari na pwedeng ubusin ang tao sa mundo. Ha? Pwedeng ubusin. At parang lumilitaw na ito ay hindi naman itinatanggi. Work of man. Ginawa ng tao. At sangayon sa salitang binitiwan ni Bill Gates, ito ay kagagawa ng mga taong nabubuhay upang manggipit. Ha? Na gumagawa ng sa maliit na sa maiksing sandali, ha? Ay sa pagmamadali ay ginigipit tayo. Kasama raw siya doon. Ginigipit. Yun po yung binasa ko noong nakaraan. I read it and I explain it in Tagalog. Yung English yung Tagalog translation ng English statement ni Bill Gates. Okay, ngayon, nandito po kasi tayo ngayon sa bagong tawag dito natin? Apo eh. Di apo. So, bagong kapamilya ng COVID-19. Yun. Kaya lamang siya nababago, siyempre, apo, mas malakas, mas bata. Kumpirmado apo ng COVID-19, malakas makahawa, pumapatay ng madalian, ito ang COVID-Delta. Saan galing ang COVID-Delta? Anak siya ng COVID-Variant. Saan galing yung COVID-Variant? Anak siya ng COVID-19. Ayon, itong mga anak na ito, ang nakilala ito nang sumalakay sa India at pumapatay ng libo-libo araw-araw, 3,000, 2,000, 4,000 ang namamatay. Hindi alam kung gaano siya kabangis. Ha? But only recently, information arrived in the Philippines and explained by medical practitioners. Kaya merong may pinaguhugutang legal, hindi pagsisinungaling eh. Hindi false news, false information. Kasi kinuha natin sa scientific explanation yan mula sa World Health Organization being repeated and explained by the medical practitioner belong to the Department of Health of different nations. Hindi Pilipinas lang. America, Europa, Brazil, kung saan-saan. The same explanation. Kaya yun po ang dahilan kung bakit hinimay natin mabuti. Almost naubos yung 29 minutes natin to clearly discuss this matter. Ngayon, apo ng COVID-19 dahil anak siya ng COVID variant. Ang tanong, kung ito ay naging apo, nag-iisa ba siyang apo? Baka mayroong apong mas malakas, mas mabangis. Anong tawag doon? Ayan. Ito po ay Delta. Ngayon, kung meron pang lalabas na higit na mapamuksa, mahirap harangin. Actually, itong Delta na ito, mahirap harangin. Dahil doon sa ini-explain ng doktor
na wala siyang, hindi siya namomonitor, walang lagnat. Paano? Eh, isa sa mga description eh, yung parang tinamaan ka ng trangkaso. Lalagnatin ka. No? Eh, hindi ho ganun eh. Ibang klase. Kaya siya mabilis, hindi na siya tumitigil sa dito sa nasal, nozzle natin. Ha? Pagpasok niya, dire-diretso na siya sa baga. So, ibig sabihin, mabilis siyang mag-transform. Ito ba ay dinidescribe lang upang takutin ang bawat bansa na maghanda ng susunod na pambayad sa mas mataas na antas ng bakuna? Ha? Kaya ang ginawa nilang paliwanag ay hindi po pwedeng mag-alis ng face mask at hindi po pwedeng mag-alis ng face shield at kung maaari, doblehin pa ang face mask kapagkat itong dumating na ito na apo ay higit na mas mapanganib at higit na mapamuksa kaysa kanyang mga magulang. Ha? Ito. Magandang gabi, Permin. Kung nakikinig ka, mag-respond ka rito sa aking ano. So, pinaliliwanag lang natin na hindi pa tayo conclusive doon sa mga legally na pronouncement ng mga medical practitioner. Hindi pa tayo conclusive doon kung ganun nga siya katotoo o meron na namang matinding exaggeration. Hindi pa ho. Pero ang ating oras, mga kaibigan, 31 minuto, makaraan ang alas 10 ng gabi. Dito pa rin po sa ating palatuntunan ngayon din po, kasama ho ninyo, yung kaibigan, Doy Del Castillo. Ating po pinagtutuunan ng pansin itong issue na ito sapagkat ito ang magiging salalayan ng ating gagawing opisyal na paghingi sa pamahalaan sa sambayan ng Pilipino ng pagkilala kung gaano siya kapanganib at pagsuspindi ng marami nating karapatan. Alam mo ninyo, sa Amerika, marami ho nagdidemanda sa gobyerno. Dinidemanda ang Department of Health. Dinidemanda ang pamahalaan sapagkat doon ho yung bansa ng ano eh, ng kinatawag na kalayaan, liberty, freedom. Ha? At iyon ay ginagarantiyahan ng saligang batas ng Amerika. Kaya ang ginagawa nila, nagdidemanda sila. Bakit nyo sinisikil ang aming paglalakbay? Ayan. That is a violation of our constitutional rights. Yan ang usapin dyan eh. Dito sa Pilipinas, hindi naman umaalma pa ang tao ng ganun. Kaya lang, meron ng mga tao ah. Hindi ko na ho babanggitin yung lugar, baka mapag-initan pa eh. Ito po eh tabing dagat. No? Pag ikaw ay pumunta daw doon, nakikita mo yung mga maing isda, mga nag-aalaga ng isda, mga nagsasaka. Yeah. Kasi mababa yung lugar eh, may mga latian, tubig-tubig na gano'n, may mga sapa-sapa at maraming peace pan. Ha? Eh, mga tao doon, hindi nakamask. Pupunta ka doon, mamamasyal ka, gusto mong makatikim ng sariwang talangka, sariwang isda, sariwang anong tawag doon? Alimango. Ayan. Yung mga fish, mga seafoods, gusto mo, pumasyal ka doon. Naku.
mga mangingisda, hindi ho sila nagpay face mask. Na ano sila, na aligagaan sila doon. Nahihirapan silang huminga. Pero hindi sila kumokontra. Pag nakakita ng galing sa Maynila, dadaong kang ganon sa kanila, magtatawanan, nagsisigawan. Ayan na alien! Ayan na alien! Ayan, dumating ang mga alien. So, ibig sabihin, ikaw ngayon yung awkward ng posisyon mo dahil dumating ka, naka-face mask ka. Kaya pag may umuwi na tagaroon sa kanila, galing Maynila, naka-face mask at naka-uwi, naka-face shield, ha? Napipilitang maghubad dahil nahihiya doon sa kanyang mga kababata. Yung pong lugar na yon, ha? Yung lugar na yon na sinasabi ko, hindi ko na mababanggitin. Ayoko mapag-ingitan sila eh. Ha? Wala pa hong record ng namatay sa COVID sa lugar na yon. Oh, kaya yan eh, something that we need to search further. Is it really true? Is all of the facts that being itong pinalaganap na ito, floated on the air, are really true? Or ito yung sinasabi ni Doy del Castillo na 99.9% exaggeration? So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin babarahin mo si Doy del Castillo dahil sinasabi ni Doy, totoo yan. Totoong may COVID. Totoong may virus. But that is a tiny truth. Microorganism size of truth with so much exaggeration. Ayun. Bueno, mga kaibigan, ito na naman ho. Ito, lalawak na naman ho diwa ninyo at explanation. Meron ho tayong pangalawang item. Ang ating pong oras, 37 minutos, makaraan po ang alas 10 ng gabi. Ito yung pangalawang paksa na ating tatalakayin ay may kinalaman po sa bakuna. Nung unang bahagi ng pagkalat ng salot na virus, nagkakaroon tayo ng kaisipan na ito ay ginawa rin lang ito ng tao at paulit-ulit bawat 100 taon itong pagpatay na ito. So, tinanggap natin mga Pilipino at ng ibang bahagi pa ng mundo, tinanggap ng mga mamamayan na this is an act of depopulation. Binabawasan ang populasyon. Bakit? Hindi balanse sa buhay ng daigdig ang sobrang dami ng populasyon. Ngayon, kung ikaw ay magdidesisyong pumatay, ikaw ay isang lahi o isang lipunan, society, no? Sabihin natin you are a secret society. Hindi alam na ikaw ay organized, hindi walang kinikilalang mga leader, but existing yung lahi, society, yung lipunan. May mga nakatalang record noong 1800, no? 1700, 1600, hanggang 14 yata meron eh. Meron pang available data. Well, lumabas yan sa mga sa mga cellphone, sa mga online. Ang pinakamalapit na nangyari sa 100 years ago, to be exact, 1918. At ang pangalan ng salot na isinabog sa buong mundo that time, 1918, isinabog sa buong mundo, Spanish flu virus. Spanish flu virus. At katulad din ng pangyayari ngayon, naka-record historically, nagkaroon ng social distancing. Pinag-iwahiwala yung mga tao.
Kaya natin nasabi na, ah, ginawa nga ito ng tao. Hindi ito ginawa ng Diyos. Ginawa ng tao. Ngayon, pagkaraan po ng 1918, ay di pinagkahiwalay nga yung mga tao, 1918, nung pinasabog yung ano, Spanish Flu virus, wala, tigil ang misa, walang pagsamba, mga religious activities, tigil ang mga party, wala na muna yung mga yakapan-yakapan na yan at yugyugan na yan, wala yan. Tigil. Mag-ingat tayo. Pinaglayo-layo ang mga tao. Naka-apekto rin ito sa ekonomiya ng bawat bansa sa mundo on the year 1918. Unti-unting bumabalik. Unti-unting bumabalik, nawawala yung flu. Siguro nakakaya, nakaka-discovery ng mga gamot. Dahil hindi rin naman nga ipinakilala eh. Basta na lamang sumabog yung ano, pandemya eh. Katulad na katulad din ng COVID-19. 100 years ago. Ito naman 2019. Nung nakaraang 100 taon, 1918. So, merong mga available facts, mga data ng mga nangyari. May mga picture pa nga eh. Mga litrato noon. Matagal itong pinag-uusapan sa buong mundo, lalo na sa Europa. Mas malaki ang naging damage kasi nito sa parte ng Europa, sa Amerika, at sa iba pang mga mauunlad. Yung mga thickly populated community. Kukunti pa tao na sa Pilipinas. Maraming marami rin namatay, pero not so many. Ganon. Spanish flu virus. Available na ang Spanish dito noon. 1800. Sapagkat dumating sila rito, 1500 eh. So, yung nangyaring sumabog uli na pandemya, 16. Merong 14, merong 16. 100 years eh. Every 100 years. At kaya lang, hindi ko, nung una, nung 2020, nasabi ko pa yung 17 eh, hanggang 17, hanggang 16. Nasabi ko pa kung ano, at kung ilan ang namatay. It was sent to me from social media, from Facebook. So ngayon, nandito tayo. Hanggang dun lang sa pagpatay. Binabawasan ng populasyon. Ngayon, kung pipili ka, hindi mo mapipili ang tao. Siguro pwedeng yung kokonti lang ang yung pagmahina ka. Ayun! Sino ba ang mahina? Yung meron tayo kasing sinasabing immune system. Yung panlaban sa virus, panlaban sa bakterya, ikinabit ng Diyos yun. Sa lahat ng ipinanganganak na tao sa buong mundo, isa yon sa mga, kumbaga sa disenyo ng sasakyan, nakadesign ang tao sa ganun. Meron siyang sariling katangian na labanan ang bakterya at ang virus, ang mga sakit, kung malakas ang iyong immune system. Noong early days of 19th century, a middle of 19th century, merong isang matalinong doktor na Pilipino, taga Bacolod. Ano po? Itong doktor na ito, mga kaibigan, ay popular na kakilala at naging kaibigan ni Mrs. Imelda Marcos. Ito pong doktor na ito ay ibinan sa maraming state sa Amerika dahil sa kanyang katalinuhan, na-discovery niya kung ano yung immune. Ano yung immune na yon na lumalabas sa loob ng katawan ng tao. Okay. Kung hindi ka masyadong naglalagay ng lason sa iyong katawan,
ano po yung sinasabi nilang lason? Eh di yung mga labis na pagkain, labis na inumin, bawal na gamot, abuso ng hindi natutulog ng mahabang oras, kulang sa ehersisyo, hindi nasisikatan ng araw. So yung bitaminang nanggagaling sa araw, wala siyang masyadong nakakabahagi. Nagiging kukonte, kumukonte yung paglabas ng kanyang immune. Noon ay kinilala yan sa salitang stem cell. Yung stem cell, ang unang kumilala dyan, si Dr. Bustillo ng Bacolod. Itong doktor na ito ay nag-imbento, nag-formulate ng mga hindi gamot kung hindi pagkain. Kung tawagin, ano ba ika ang pagkain ng bone marrow? Yung utak sa buto, yun ang bone marrow. Yung utak sa buto ang naglalabas ng stem cell. Ayan na. Pinaliliwanag ko po sa inyo. Dahil meron tayong tinutuntungan na impormasyon tungkol diyan mula sa mga scientifico. Binabasa ho natin. So itong stem cell na ito ay tinanong noong scientificong doktor na Pilipino, si Dr. Bustillo, sabi, ano ay ang makapagpaparami dito? Ang all the while, ang akala niya, pinakakain niya, dumadami. No. Kung hindi, yung sistema mo mismo sa katawan mo, dinisign niya ng Panginoong Diyos na yung iyong utak sa buto nakapagpuproduce ng marami. Alam mo ninyo, nasa mga mahigit na 60 milyon na stem cell ang normal na health ng tao, ng bata. Nagsisimula itong kumonte ng kumonte mula sa edad na 20 taon. Dahil pag 20 taon, maraming nang nagawang kalaban noong immune system na yon na galing sa bone marrow. Kaya hindi nakapagpuproduce ang bone marrow. So ngayon, kung ano yung na-discover ni Dr. Bustillo na pagka in-inject, mas effective daw na i-injection doon sa iyong spinal colon, ay bumabata. Kaya tumitigil ang pagtanda dahil tumitigil ang pag-edad, tumitigil ang pagkamatay ng cell, because the body, human body, is made of cell. Yang kuko, cells yan eh, made of cell. Yang buhok, made of cell. Yang balat, made of cell. Kaya kung ikaw ay malusog, ay hindi nangungulubot yung balat mo, hindi pumuputi ang buhok. Madaling salita, napipigil ang pagtanda. Kaya pala merong mga tao, katulad ni Colonel Mariano Santiago, na kahit na ano na siya, tumaas na yung rango niya, guwapo pa rin. Hindi tumatanda. Bata pa rin. Siguro, marahil, dahil hindi masyadong nangungulubot ang kanyang balat, hindi masyadong apektado ang kanyang cells. Malakas kasi ang kanyang stem cells. Yun. Yung stem cell, yun ang nag-maintain ng lahat ng parte ng katawan ng tao, most especially the blood. Kasi nagtatravel yung stem cell sa buong katawan sa pamamagitan ng blood. Kaya ang pinangangalagaan niya at isa sa mga yung blood. So,
kung ano yon, nakapagpapalakas, nakapagpaparami ng stem cell, something na na-invento yon. Hindi natin alam kung ano. Ang iba, sinasabi, yung kay Senator Enrile, nanggaling daw sa ano, nanggaling daw sa, ano yun, black, ano, may ano eh, may galing sa hayop, no? Na di umano doon kinuha. Kaya si Senator Enrile, sa edad na ganun, eh, bata pa siya. Matagal siyang tumanda. So, yun ang explanation. Ngayon, bakit tinatalakay ko rito? Dahil yun din ang dinidescribe dito sa coronavirus. Yung virus na yon hindi basta nakapumapasok sa katawan. Aawayin siya ng stem cell. Kaya yung mga bata na malulusog, ang kanilang antibody, yun yung stem cell antibody, ay hindi sila tinatalaban. Kasi pagpasok nila doon sa, aawayin noong ano, stem cell yun. Kakainin yun. Mawawala yung virus na yun. Even cancer cell eh, tinatalo nila eh, yung cancer cell. Maraming makukuha sa mga kilalang research community about medical science sa Europa, sa Amerika, sa Canada. Yun pong napagkunan ko ng impormasyon ay isang scientist na meron siyang successful research na sinasabi niya na kinukuha niya sa marine algae. Yung algae is lumot. Blue-green algae. Doon niya kinukuha. Ito naman, nag-introduce sa akin ito at nagpabasa sa akin ng mga research findings nitong scientist na ito ay dating artista sa telebisyon, dating advertising man, no? yun ho yung nasa sa ano ngayon? Nasa sa ano yun? Dating daan. Yan. Tumatawag ho sa akin sa nung ako'y nasa no, regular caller ko ito. Nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan. So, pinakita sa akin yung impormasyon na yon. Pinag-aralan ko. So, ngayon mga kaibigan, lumilitaw na hindi lang pala pagpatay. Siguro, sinasabi nitong mga laboratory na ito, itong mga grupo na ito ng research, na nagre-research, sabi nila, eh totally, namamatay din lang yung mga tao, sabi niya, ihanap natin ng gamot. At lumalabas na para bang mag-iimbento pa sila ng gamot. Kaya medyo ito ngayon ang questionable. Ito yung susunod na impormasyon, sasabihin natin. Bagong item ito. 3,240,850 doses ng of the single dose vaccine donated to the Philippines. Ang equivalent po nitong 3,240,850 doses na ito, ang katumbas nito sa pera ay 1.38 billion. Ha? Ang nagpahayag po nito ay American Embassy sa Manila, ang tawag sa kanya ay press attaché.
yun ang kanyang tungkulin. Si Press Attaché Jonathan Rose ang nagpahayag na nag-donate ang Estados Unidos sa Pilipinas ng worth 1.38 billion or 27.5 million dollar. Sa unang pagkakataon, ngayon lang nakatanggap ng Johnson and Johnson vaccine. Yun ang sinabi niya. Sa unang pagkakataon, ngayon lang nakatanggap ang Pilipinas ng Johnson and Johnson, Johnson and Johnson vaccine. Ang ligtas, yun daw ang ligtas na vaccine o bakuna. Pinagtitiwalaan at madaling imbakin. Hindi mo kailangan ng gumastos ng malaki para i-store ang bakuna na ito ng Johnson & Johnson na karaniwang gamit sa Amerika, sa mga Amerikano, ayon kay Press Attaché Jonathan Rose. Maliwanag. Maliwanag yung aking sinasabi, nanggaling po ito sa report ng US Embassy sa Manila na ang nagpalabas ay si Press Attaché Jonathan Rose. So binigay sa media ito at ipinablish naman sa dyaryo, at mula sa dyaryo ay ang sabi nga ay factual na inire-report ni Doy del Castillo. So hindi siya anong tawag dito, fake news. Talagang lumabas sa dyaryo. At sinasabi pa rito na sa unang pagkakataon, ngayon lang nakatanggap ng Johnson and Johnson vaccine ang ligtas, pinagtitiwalaan at madaling imbakin na bakuna karaniwang gamit sa Amerika ayon kay Press Attaché Jonathan Rose. Malinaw. Ngunit mga kaibigan, gusto kong pumalakpak. Salamat! Salamat sa kabutihang loob ng mga Amerikano. Palakpakan natin! Gusto ko pong pumalakpak. Teka muna, bigla akong natigilan. Teka muna, bakit? Eh, wala pang isang taong ginawa ito eh. Itong bakuna na ito. So, hindi ito kalinsunod dun sa kalidad nung mga lumipas na 10 taon. Kung, anong tawag natin? Anong tawag doon? Pinipintasan natin, kinikriticize natin yung gamot na dinala rito ng Pfizer na ibinakuna sa mga bata na marami ang namatay. Eh dahil sa hindi siya subok, kulang siya sa panahon. Eh ito'y wala pang isang taon eh. Itong Johnson & Johnson na ito eh. Kaya malapit na. Malapit na ika. Malapit na. So, hilaw ito. Hilaw sa dami. Sa kinakailangang dami ng tinest. Kailangan mo may mabakunahan ka na ganong karami. Upang masabi na ito ay talagang totoong-totoo. May mahabang panahon ng pag-aaral upang sabihin ito'y totoong-totoo. At kung sakali yun ay kulang, kulang ka ng mga bilang na nabakunahan, nakukuna ng report kung ano nangyari sa kanya, di hilaw pa. Ha? Hindi mo ngayon matatawag na ito'y kagandahang loob na idinonate sa'yo
Kung hindi dinala rito ang nasabing mga bakuna upang ipagbili sa ganung halaga, ay hindi na sila nagpabayad sapagkat ang lahat ng Pilipinong mabakunahan ito ay iyon ang sample ng itinetest. Kung ilan ang mabubuhay at ilan ang mamamatay, iyon ang mga guinea pig. Ano po ba hindi? Ano yung guinea pig? Di doon pinapractice yung ating ngayagang tingnan. Oo, yan nga ngayagang mabisa. Ha? Ay, bakit mo naman nasabi niya yung mabisa? Aba, eh, ito'y matagal nang ginagamit. Marami ng 10,000 na, 10,000,000 na, o gano'n. Ang na-testing dito. Ha? At doon kinuha yung grade niya. Eh, samantalang nung 2020, wala pa siya. Iniimbento pa lang ng Johnson & Johnson. Meron pa ngang bahagi sa mga balita na ito ay nagbabalak na dito magtayo ng laboratorio na gagawa ng bakuna. May kasosyong Pilipino na hindi natuloy. Ilan yun eh? Ilang kumpanya yun yung sinasabing dito na gagawin sa Pilipinas ang kanilang vaccine. Kaya nananawagan po tayo sa Department of Health. Wala namang masama. Ano po? Total eh, inaprubahan na ito ng World Health Organization. Inaprubahan na baga. At ito'y pinagtibay na ng, siyempre, Amerikano ito eh. Johnson & Johnson. May special treatment ito. Hindi baling magkamatay ang mga Pilipino, ay total, gawang Amerikano yan, hindi naman siguro makakamatay. Ganon. So, eh yun ng katakot-takot na ang endorso ng mamamayang Pilipino na ivermectin. Yun ngang inimbento ng mga Pilipino na kitagal ng panahong ginagamit sa Amerika. Yung taga-Sambales, ah, hindi, hindi pwede. Bakit? Ay, hindi yan ay binilin eh. Hindi kasama yan. Wala kami pa yung tulot ng World Health Organization yan. Kaya hindi kami makakapag-issue. Yun lamang po. Yun lamang. Alas 11 ng gabi. No? Ano daw eh? Nakatanggap tayo ng donasyon 3,240,850 doses Johnson & Johnson. Ayan. O sige ho. E di, ito yung ituturok ninyo. Ha? Baka naman po pwede. Baka naman po pwede. Masarap. Mahirap mag-endorse ng ganito eh. Isang taon pa lang ito ginawa o wala pa isang taon na invento. Nako, eh gano'ng karami kaya ang mababakunahan ito? Ha? Aabutin din ba ito ng 3,000,000 na 240,000 tao? Sana naman ay walang masawi. At least, kung yan eh magamit at hindi namatay ang tao, ba eh, magaling. Kaya yung tinatawag na parang cordon sanitaire, cordon sanitaire ba ang tawag yun? Binabakura na ganun yung health Department of Health o World Health Organization para makagawa ka ng isang gamot. Ha? Naku, napakalaking pera ang gagastusin mo dahil napakarami ng specimen testing na gagawin mo. So, yun po mga kaibigan, doon sa paksang yon na atin pong pinu-question ang credibility. Hindi ho natin sinisira dahil sa CIA gamot ng Amerikano.
ginawa ng American company. Hindi ho. Kung hindi, yung kakulangan niya ng edad upang mapatunayan siya talaga ay mapananaligan at kayang mangalaga. Sa bagay, meron hong dokumento na pinapirma ng World Health Organization, ng Health Department of Health sa Pilipinas, na hindi nila bibigyan ng sisi, hindi nila bibigyan ng sisi hindi nila binibigyan ng sisi yung nag-imbento ng bakuna. Yun. Kung kayo ipipirma doon, pwede na kayong padalhan sa inyo sa mga kondisyones. Ngayon, kung hindi kayo pipirma doon, ay hindi kayo makakatanggap ng kanilang ng kanilang bakuna. Kaya tayong mga Pilipino, ito pong mga ginagamit natin ngayon o gagamitin ngayon, marami rin ito. Eh ito ho ay ano, donasyon. Hindi ho katulad nung ibang mga ginamit na merong findings, kung bagamat hindi mataas ang grade sa kanilang finding, at least ay dumaan sila sa proper requirement. The United States has delivered a total of 3,240,851 Siat Johnson & Johnson vaccines to the Philippines as part of its worldwide effort to help end COVID-19. Skillfully written as news item. The shipment was provided directly to the Philippines by the U.S. government with delivery via COVID-19 Vaccine Global Access, COVAX, facility, a global initiative to support equitable access to COVID vaccines. This is the first time the Philippines has received the Johnson & Johnson vaccine, a safe, trusted, and easy-to-store shot widely used in the U.S. U.S. Embassy charged the affairs John Law and acting USAID Mission Director Sean Callahan, Joint Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin Jr., Health Secretary Francisco Duque III, Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez, National Economic and Development Authority Director General Carl Chua, and other stakeholders at Ninoy Aquino International Airport to welcome the arrival of American company Johnson & Johnson vaccine July 16 and 17. This U.S. donation of vaccines from our domestic supply to the Philippines, our oldest treaty ally in Asia, demonstrates our close and abiding relationship and how important this partnership is to us. This one-shot, easy-to-store vaccine will protect millions of lives across the country, Law said. Prior to the delivery of Johnson & Johnson, the Philippines has received more than 7 million vaccine doses through the COVAX Advanced Market Commitment, a global initiative run by Gavi, the Vaccine Alliance, to support equitable access to COVID-19 vaccines. The U.S. is the largest monetary contributor to Gavi, having already donated over 2
billion dollar, 2 billion US dollar, or 100 billion to the alliance. To date, total US government 19 assistance to the Philippines amount to over 1.38 billion, 27.5 million dollar. Yan po mga kaibigan, ang press release item magmula po sa US, siguro US Embassy ito, pero hindi, iba ang source of ano nito eh. U.S. Charge the Affair, tama, John Locke, and Acting USAID Mission Director, Sean Callahan. Sa big news, ano? Pagka U.S. ang nasa likod. Mga kaibigan, sa 10 minuto, makaraan po ang alas 11 ng gabi. Ito pa rin po ang iyong kaibigan, Doy Del Castillo. Ah, magbabakuna na naman si Isko Moreno. Ito, isa nakakapiliti. Oh, ay, nakikinig ba ang ating kaibigan si Alice Herrera, nating konsehal ng Quezon City, na naging Vice Mayor, Alice Herrera, ang dating official po ng PDP Laban. Magandang gabi sa iyo, Alice. No? Eh, tinatanong ko kung siya ay inanyayahan na ni Bernie Ang, dahil yung kaibigan ni Bernie na mayor ngayon, eh, tatakbo. Nag-mayor kahapon, bukas magpipresidente. Itingnan kung, kasi parang lumalabas na yung posisyong mayor, ipinauso, no? Matagal na kasing walang mayor na nagiging presidente. Oo. Simula yata na maging Republic of the Philippines tayo. Walang naging mayor na nagpresidente, kundi si Duterte lang. Ewan ko kung meron. Ang natatandaan ko na nagtangka noon yung Lacson, Mayor Lacson ng Maynila, o bangong pangalan niya. Pero ano ba yung mga naging presidente natin? Dating National Defense. Si Fidel Ramos, dating National Defense. Ano? Chief PNP. Chief Armed Forces Chief of the Philippines. Fidel Valdez Ramos. Tapos, ang National Defense yata, yung magsaysay. Ayun. Isa, President Magsaysay. National Defense, merong napatay noon. Dumating si Defense Secretary, binuhat yung bangkay. Tinalo na gano'n. Nakalugmok siya. Nakaluhod siya. Ganyan. Parang yung piyata. Parang ganun. Tapos, ayun, bibigyan niya ng katarungan yun. Tumakbo siyang presidente. Mambo, mambo, magsaysay. Mambo, mambo, mabuhay. Mambo, mambo, magsaysay. Yun. Gustong gusto ng mga tao yun. Oo. Si Mambo Magsaysay. Hindi naman nagtagal at pinabagsak na yung eroplano ng kanyang sinasakyan. Ano, nung isang linggo pa natin pinag-uusapan, teka muna, sandali lang, bago tayo pumunta dun sa yung National Democratic Front. Well, yung pangalan na yon is a collective group of people, group of organization pala, kaya National Democratic Front ang tawag. Eh, ito po ay isang malaking conglomeration ng iba't ibang mga
legally registered organization, pero designated as terrorist organization. Let's see how it happened. You know? Samantala, a vice president is not immune from legal action. Justice Secretary Menardo Guevara said yesterday, when Vice President Lenny Robredo was included in sedition charges in 2019 in connection with Alias Bicoy allegations, I remarked that the Vice President was not immune from suit under the present Constitution. My opinion, sabi niya, on the matter has not changed, Guevara said. He noted that the complaint against Robredo was eventually dismissed by the panel of prosecutors for insufficiency of evidence, not on conduct of immunity. Ah, na-dismiss naman pala eh. Parang may ibang insinuation yata ito. Sandali lang, tingnan ko. Please note that I am not commenting on President Duterte's recent statement about his belief on the Vice President's immunity from suit, which I consider as part of a political statement. hindi sumasangayon. Ha? Sabi niya, his belief, recent statement about his belief on the Vice President's immunity from suit, which I consider as part of a political statement rather. Sa hindi siya naniniwala na ito'y bahagi. Ah, naniniwala, bahagi lang ito ng political statement. No? Rather than legal conclusion on his part. Guevara added, Malacanang, however, believes that Duterte's statement can trigger efforts to determine whether such a privilege can be extended to the second highest post. Let's just say, perhaps this is an opportunity to provoke jurisprudence, Presidential Spokesman Harry Roque said yesterday. During his speech at the National Assembly of the Partido Democratico Filipino Lakas ng Bayan, PDP Laban, last Saturday, Duterte said he is considering running as vice president in next year's election. Sabi ng batas na kung presidente ka, vice-presidente ka, may immunity ka, edi tatakbo na lang akong vice president, Duterte said. So, ibig sabihin, indirectly, subliminally, hindi sinasadya, walang personalan, kanya-kanyang paniniwala yon, kanya-kanyang interpretasyon, yung kasalukuyang inappoint niya na Secretary of Justice na si Guevara ay sinasabing hindi naman na-dismiss ang kaso dahil immune from suit ang Vice President Robredo. Ang dahilan kaya sa na-dismiss ang kaso ay dahil sa mahina, hindi sapat ang ebidensya, not on the account of immunity. Yun ang interpretasyon. Maliwanag. Kailangan pinapaliwanag yan eh. So kung ganon, edi si Duterte, kung mananalo man siya, kung tatakbo siya at mananalo siya, ay pwede pa rin siyang idemanda. Yun. Pero hindi na ang hulugang idinimanda siya,
eh madi-dismiss yung demanda dahil siya ay vice president. No. Maari lang na hindi tumalab yung demanda kung walang sapat na ebidensya yung magpapile ng demanda. Meron namang kung minsan eh, ito, malaya tayo, regardless of who are these people that I'm describing, meron namang mga tao kasi na mahusay sa batas, ha? Kung minsan sa pulis eh, nasa pulis na panyo, mga magigaling na ano, sarhento, naghahanda ng kaso, ha? Hindi na nahuhulugan kung mo'y sinampay yung kaso, ay papapanalunin. O, tingnan ho ninyo, nangyari ito minsan sa Quezon City. May nahuli ho sa Cebu. Nahuli. Pagkatapos, ang ginawa nung ano, noong pulis, naggawa siya ng report. Sa pagkahuli, ay, talagang mga tapat itong pulis na ito. Hindi lang basta hinuli, kinasuhan pa. Ayun. Oh, di matindi ang mga ano, mga narrative. Talagang ipinagdidiinan na ganon, natanggap yung ano, nagbebenta ng droga, ganon ganito, ganon ganito, nahuli. Nung dumating ngayon sa piskalya, na-dismiss. Dahil pala, yung timbang, sa timbang nagkatalo eh. Totoong-totoo yung lahat ng mga pinagsasabi. Subalit yung timbang na nakuha ay bailable, kayang piyansahan. So, ibig sabihin, wala siya dun sa dapat siyang ikulong, kundi dapat siyang magpiyansa. So, na-release yung nahuli. Ayun. Yung pala kaya ganun, binawasan yung kantidad, yung sinasabing bigat nung nakumpiska. Dumating dun sa report ng pulis, eh, kukunti na lang. Parang consumer, ha? Consumer quantity. Eh, para gamit lang ika. Eh, drug dependent yan, hindi siya drug ano, supplier. Dismiss. Ah, hindi naman ika dismiss. O eh, anong pinuproblema mo? Kumukontra ka dyan. Eh, kasi nakapagpiyansa eh. Eh, wala kang wala kang magagawa. Iba kapag piyansa. Kasi, hindi naman ganun karami yung nahuli nyo. Ayun. Pagkaraan ng maraming taon, hindi na umaattend sa hearing yung mga arresting. Wala nang matibay na atake na ginawa. Dismiss yung kaso. Ang tawag doon, hulog. May mga ganyan. Maging sa ano? Maging sa pag-aabogado. Maraming ano? Maraming abogado na akala mo tamang-tama yung ginawa. Ito lang aking tinutulungan, yung lumapit dito tumingin ng tulong. Na siya ay nakabili ng lupa diyan sa Balagtas. Yung nabili niyang lupa, eh hindi niya napakinabangan sapagkat kinlaim ng isang korporasyon na nabili daw nila. Ngayon, lumalabas na yung si Ka Arturo Mendoza ay naghihinanakit. Bakit daw ganun? Eh siya naman ay nagbayad ng capital gains. At meron siyang deed of sale doon sa may-ari. Ay bakit hindi siya nagkatitulo? Yun. Ang buong akala niya, tinutulungan siya ng kanyang abogado na binayaran. Aba, eh, nung lumabas yung desisyon na si Italo, hindi na nag-appeal. Hindi na nag-motion for recon. Ha?
tinanggap na lang na talo siya. Nako, bakit ba ikaw, pag ako nagdidemanda, hindi ako manalo? Pag ako dinidemanda, hindi pa rin ako manalo. Ako nagdidemanda, hindi ako nananalo. Pag ako dinimanda, lalong hindi ako nananalo. Kawawa naman yung matanda. Kaya siya, naagawan ng lupa, naagawan pa ng pera. Yung po ngayon ang laging abalang-abala ng pagtawag kay Doyle del Castillo. Pinag-aaralan po natin kung ano nangyari sa kanya. Lumalabas na pinabayaan siya ng kanyang abogado. Hindi siya tinuruan ng tama. At hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung ano yung tama. Hindi pa rin nila makita kung paano ito malulutas. Mabibigyan siya ng katarungan sapagkat siya ay buyers in good faith for value. Nais kong tunghayan ang isang korporasyong pinapatakbo ng pamahalaan ng Pilipinas ay korporasyong inorganisa sa panahon ng martial law ni Ferdinand Ederlin Marcos, state-run Philippine National Oil Corporation o PNOC, is engaging a transaction advisor to do a feasibility study on the Strategic Petroleum Reserve, SPR. PNOC is preparing to launch another bidding for TA, Transaction Advisor Services, following a failed bidding na bigong subasta. PNOC advertised the request for expression of interest and submission of eligibility documents for the engagement of transaction advisor for the SPR program in May 2021. To date, PNOC has not engaged a transaction advisor after a failed bidding ng PNOC. Earlier this year, PNOC said it had updated the terms of reference for the engagement of a TA for the SPR program, which was then approved by the company's board last March 29. The public bidding to search for a transaction was supposed to take place in April. Dapat nung April pa. Eh, dumaan na Mayo, nag-Hunyo, nag-July, Hulyo. Once the rebidding is successful, the feasibility study shall commence immediately, sang-ayon sa PNOC. The state-run firm said the National SPR is an extensive undertaking which aims to provide an oil stockpile, either crude oil, finished petroleum products, or both, equivalent to 90 days of the country's domestic oil requirements. Such magnitude and considerable funding required for an all-encompassing SPR will necessitate the implementation of the program in phases depending on resources available. It said it's a project update last March. In its 2020 annual report, Philippine National Oil Corporation said the establishment of a national SPR in the Philippines is its
initiative to mitigate the effect of sudden oil supply disruptions that can affect the economy of the country. This follows the Department of Energy's mandate to PNOC in late 2019 to conduct a comprehensive feasibility study for the establishment and SPR and prepare an implementation plan based on the study conducted. So far, the state-run company has conducted a comprehensive desktop study for the SPR project framework and has prepared the terms of reference for the hiring of a TA to conduct and prepare the detailed feasibility study for the said project. Yun ang ibig sabihin ng dalawang letra, search for a TA was supposed to take plan or to take place in April. Ito po ay transaction advisor. Yun pala ang tawag sa kanya, transaction advisor. Gagawa ng feasibility study on the Strategic Petroleum Reserve, SPR. Ito ho, mga kaibigan, ang binabantayan ho natin, sinisilip ho natin, dahil sang-ayon po sa business community, ang mga malalaking ilegalidad na transaksyon paulit-ulit na ginagawa dyan sa PNOC. Kung hindi ako nagkakamali, ang pinakamataas na pinuno dyan ay isang dating Navy. No? Hindi ko alam ang apelido nun eh. Dating US Navy. Dating Philippine Navy. No? At ngayon ay may mga ginagawang pag-aaral sapagkat Diumano ay mas mayaman siya ngayon kaysa nung bago siya maging presidente ng Pinok. 32 minuto makaraan ang alas 11 ng gabi. Ito po ang inyong lingkod, Doy Del Castillo, nag-aatid sa inyo ng public service program ngayon din po sa pamamagitan ng Broadstreamcast Communicators, yan po, BSCC. Mula rito sa Maynila o sa Kalakhang Maynila hanggang sa buong bahagi ng bansa at sa buong daigdig. Mapapanood po ninyo mula Lunes alas 10 ng gabi hanggang Biyernes. At pag hindi ho nyo inabutan hanggang alas 12 lang tayo rito. Hindi nyo inabutan o hindi nyo napanood ang programang ito, maaari ho ninyong tingnan sa inyong cellphone kung kayo po ay merong, excuse me. Kung kayo po ay merong YouTube account, mapapanood po ninyo ako bukas ng umaga sa YouTube. At dumako po naman tayo ngayon sa ibang paksa. Atin pong inihahanda na talakayin sa gabing ito ito pong ibang paksa na nais po nating talakayin ay
tungkol ho sa pagpapalakas ng produksyon ng isda. Nais kong maunawaan ang karaniwang nakikinig, gaano ba kalaki ang Pilipinas? Ang Pilipinas po ay napakaliit na bansa, ngunit mayroong malawak na karagatan. At kung atin pong pagsasama-samahin ang lahat ng mga isla, ang Pilipinas, ang lupa, yung hindi nakalubog sa tubig. Pag pinagdikit-dikit mo yung pulo-pulo, parang basag na pinggan, wahiwalay. Group of islands, pag na-consolidate, pinagtabi-tabi mo, ay wala pang one-third ng karagatan. Yun ang Pilipinas. Subalit sa kabila ng wala pa siyang one-third ang lupa, yung two-third na bahagi ng Pilipinas na karagatan ay hindi nakakapag-produce ng income, revenue. Maliban na lang yung paghakot ng mga produkto, yung freight cost, at saka yung tawag natin dito pag iniligay mo sa pagbabayad ng buwis, yung mga inangkat ng mga produkto. Taxes na nilimitahan. Lumiit ang porsyento ng pagsingil ng tinatawag na General Agreement on Tariff and Trade. Yung kasunduan na yon sa pagtataripa, magkano sisingilin mo, kailangan pare-pareho ang mga magkakasaping bansa. Naintindihan na po ninyo. Samantalang yung malawak na tubig na yan ay maaaring pagkunan ng higit pang mas malaking pakinabang kung pinagtutuunan ang pansin ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya yung mamamayan, yung populasyon ng bansa ay dapat na kalampagin ang gobyerno upang gumawa ng mga pag-aaral at magsakatuparan ng mga programa upang lumaki ang kabuhayang kikitain ng kanyang mga mamamayan. At sa paglaki ng kita ng mga mamamayan ay malaking buwis ang may aakyat sa pamahalaan. Yan po ang paksa natin ngayon. Ito, lumaki po ako sa isang lugar na agricultural, yung pong bayan ng Talisay. Ang kakaunting kinikitang buwis ay nanggagaling lamang sa mga tanim, nyog, gulay, palay, kamote, mais. Wala na. May mga ilan nilang maliit na kita mula sa pag-aalaga ng baka. Hindi naman nagpapaanak ng baka sa Talisay . Nag-aalaga. Binibili nila sa Rosario, Batangas, malapit sa Lipa, katabi ng Padre Garcia, o meron sa Padre Garcia rin bumibili, at meron sa Lemery. Na yung mga baka ngayon, nanggagaling sa mga rancho sa isla sa Bicol, Masbate. Yan, nanggagaling sa Masbate. At yung iba naman ay nanggagaling doon sa mga iba't ibang mga probinsya na nakapagpapaanak ng baka. Ang ibig po nating sabihin,
yung karagatan natin ay dapat ay lagyan ng mapa, survey plan. Lagyan ng survey plan yan, lagyan ng survey design, parang subdivision plan sa lupa, subdivision plan sa dagat. At magmula dun sa nilote-lote na malawak na karagatan, ay merong mga on-the-ground study. So, ibig sabihin, pag on-the-ground, pupunta kami sa ilalim ng dagat. Ganong man siya kalalim, kailangan marating, makunan ng video, ha? At maigawa ng tinatawag na oceanographic survey. Yun ang terminology doon. Oceanographic survey. So, surveyin mo yung ilalim. Yan. At magmula doon, yung tinatawag na maritime, ha? Production o product, potential production, ay maaaring suriin at pag-aralan ng mga marino. O, maaari sigurong makatulong dito ang ating marines, yung Philippine Marines o yung and aquatic. Meron tayong sinasabing Bureau of Plant and Aquatic Resources. Pero anong nagawa natin? I'm telling you one thing. It happened in Davao. Many, many years back. Nobody knows how to establish a pearl park or pearl farm. Ano yung pearl? Yung pearl, perlas. Samantalang binansagan ang Pilipinas, perlas ng silangan. Maraming mga perlas dito. At dahil sa kakulangan ng malasakit o walang malasakit at all, at hindi nakagawa ng oceanographic survey ang ating maritime, hindi natin napangalagaan ang mga taklobo. Uy, nagulat kayo, no? Parang bagong tunog, ah. Taklobo. Ito po, mga kaibigan, ang mga higanting shells. Gaano po siya kalalaki? Halos ay kasinlaki siya ng bubong ng mga ordinaryong ipinagbibili ni Manny Villar sa mga low-cost housing. Ganong kalalaki yung mga bahay. Ganong kalalapan. Yung mga shell na yon, pwede mong ilagay yung jeep sa loob, yung kotse. Ganong kalalaki. Na yung shell na yan ay diyang kinukuha yung perlas. Yung perlas, merong malalaki, merong maliliit. At noon, iyan ang ipinagbibili sa barter ng mga Muslim. Sa mga nakapaligid na bansa, ginagamit po yan sa mga beauty contest bilang regalo, bilang hikaw, at saka kwintas o porcelas. Jewelry, in short. Eh kung nawala, nabawasan ang taklobo, yung malalaking mga shell na nanganganaan na nagkakaroon. Sakit, actually, sakit yun eh. Sakit. Meron isang uri ng additive or chemical ang ipinapatak doon para magkaroon siya ng perlas. Parang nai-induce ang pagkakaroon ng perlas.
At pag malalaki na yung mga perlas, i-harvest. Yeah. Hindi kinukuha yung ano, yung taklobo. Ang kinukuha lang yung perlas. May mga natural na kaalaman, ang mga maninisin ng perlas diyan sa Mindanao. Sa ngayon ho, meron silang farm. Ang may-ari ng farm ay Hapon. Owned by a Japanese company, yung pearl farm. Kumikita po tayo sa export ng pearl. Kung yan ay palalaganapin natin at pangangalagaan sa iba pang mga ilalim ng karagatan. Alam po ba ninyo, ang shoreline, yung aplaya ng Pilipinas, mas mahaba sa shoreline ng Amerika. Hindi nyo alam yan. So, ang ibig sabihin, kung paglalagyan natin yan ng pagkakabuhayan, o, pangalawa, yung pong mga mahalaga, mga masusustansya at paboritong kainin ng mga yellow people. Ano yung yellow people? Cambodia, Vietnamese, Chinese, ha? Yung karamihan sa Thailand, meron din nun. Yellow people. Vietnam, Laos, meron yan. Mga singkit. Ang mga prominent color po ng lahi, puti. Yung mga European, talagang puti. Akala mo, walang dugo eh. Puti. Kasi puti nitong ilaw na ito. Pula. Red man. Yung mga American Indian. Yan. Puti, pula, itim, brown, and yellow. Yan ho ang limang kulay ng tao sa mundo. Yellow. Now, in between, meron yan maputlang yellow, matingkad na yellow. Pag matingkad ang yellow, eh, may sakit ka. Pero yung talagang yellow ano lang, eh, talagang kulay ng mga, ano yan, ang tawag yan eh, may tawag yun sa kanilang grupo eh. But anyway, ang mga Chinese ang ano yan eh, mga Chinese group. Katunayan, maging yung ano, ganyan din ang kulay. Yung mga South Korean. So, bakit doon napunta ang usapan natin? Eh kasi, kailangan nating lagyan ng mga facilities ng gobyerno. Halimbawa, gusto nating mag-culture ng lapu-lapong bato. Lapu-lapong bato, yung parang batik. Na ano, may mga maitim na portion, mayroong gray portion, mayroong white portion. Yun, ang mga lapu-lapu, ganyan. 1 kilo, 2 kilos, ganun lang yun. Regular 3, ganyan. Mga lapu-lapu. Oh, yan eh, ano, yan eh, sa buong mundo, mahal na ulam. Maraming lutong nagagawa dyan. Oh. Makakapag-produce tayo ng marami niyan kung meron tayong farm. Yung kada farm na yon ipalilis. Ipalilis. Kukuha ka doon ng mga lote, magbabayad ka. So, pwede diyang makinabang ang local government and the national government. Magkakaroon niya ng buwis eh. Internal revenue. So, habang lumalaki ang kinikita mo diyan sa parte ng tubig na yan,
ang pangalawa pa, meron ding iba't ibang klase ng medicinal na produkto galing sa karagatan. Karamihan dito, ang nagbibigay naman ay shell, yung, at saka mga deep sea, yung malalalim, yung mga isda na nag-i-stay sa ilalim. Sa ilalim ng karagatan. Identified yan ng science, identified yan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yan, Bureau of Fisheries. Ang kahabaan na yan ng karagatan, magmula po dyan sa Isabela, papuntang Cagayan. Mula Cagayan, papuntang Ilocos. Ha? Napapaligitan po tayo ng mga malalaking body of water na pwedeng mag-alaga ng mga uri ng marine products bukod pa doon sa algae, bukod pa sa mga seaweeds na ngayon pinagkikitaan ng malaki ng mga Chinese sa Tawi-Tawi, sa Sulu. Ha? Yung mga baybay dagat nila. Merong mga dayuhang incheck na nagpapatanim dyan. Hinaharvest at yan po naman ay ipinagbibili sa mga medicinal laboratory. Pinoprocess nila yan. Merong ginagawang gamot, merong ginagawang pagkain, maraming uri ng pagkain na kukuha sa seaweed. Dahil na sinasabi po natin, 70% ay karagatan. Mauunawaan natin na yung lawak na yon ang karagatan. Ha? Kahit na 1% lang nun ang maging source ng mga value products na kailangan. Kasama pa dyan yung mga gamot na na-harvest na kinukuha sa mga katulad ng eel. Yung China, malakas na ano yan, na merkado, malaking pamilihan yan. At yan, makakakuha ka ng teknolohiya, hindi lang teknolohiya, mga technician na magagamit mo. Ang katotohanan yan, dito sa may parting Bicol, marami ho ang naglagay ng alagaan ng eel. Ang ginagamit ngayon sa merkado, yung mga restaurant ng mga Chinese mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sarili nila yan. Mga masusustansya yan, mga pagkain na nakukuha sa karagatan. Yan po ang paksa na nais nating pagtuunan ng pansin. Ito pa. Yung bakit natin iniwan ang binta? Dapat ang gobyerno magpasimuno sa paggawa ng mga binta. Ano ho yung binta? Uri ng bangka na pwedeng nagsasakay ng 10 o 25. Pinakamarami na yung 25. Pinatatakbo ng hangin sa magitan ng kanyang paglalayag. Ito, kung gagamitan ng mga iba't ibang kulay o ng artistic presentation, it will add attraction for tourism. Maraming mga turista ang maaaliw at mag-i-enjoy, sumakay sa mga binta. Hindi ho motorized to. Ha? Hindi ho motorized. Ito ho ay nagpapatakbo hangin. Ngayon, kung gusto ninyong combine, may motor siya, pagka ginagamit yung ano, merong mga turistang gumagamit, hindi mo paandarin yung motor. Pero pagka itatabi mo na siya, paandarin mo yung motor para magkakaroon ng space para doon sa pwedeng i-repair, kung ano mga diferensya.
So, ibig sabihin, i-harness natin, i-maximize natin yung income generating activities using water territory. Yan yung mga pagpaplano at paghahanda para sa isang nagsasariling bansa. Hindi yung umaasa sa loan, umaasa sa awa ng Amerika, umaasa sa awa ng Incheck, eh, hindi ka kakaawaan ng mga yan. Ang sinasabi, ang Pilipino ay kailangang mabuhay sa kanyang sariling kaparaanan. At kung hindi natin ilalagay yung kaisipang tayo-tayo, ha? Tayo-tayo, ay palaging nakasalalay tayo sa dayuhang puhunan, sa dayuhang mga mangalakal. Biro mo, napakawala ang hiya ng mga nagsusulong doon sa sinasabing amyendahan ang ating konstitusyon upang bigyan ng karapatan ang mga dayuhang mamumuhunan na magkaroon ng 100% share or capitalization sa kanilang kumpanya. Ano ang mangyayari sa kawaawang inang bayan kung ganyan ang kaisipan ng mga Pilipino? Aayain mo ang taga-ibang bansa na dito mamuhunan parang babaeng parausan ang inang Pilipinas. O, pagkatapos makuha ang aliw, aalis na. Kung nagagawa kang dayain nang wala sila rito, mas madadaya ka kung narito sila. 100% eh. Alang akang kasosyo eh. Pero wala na yung mga sinasabi nating makabayan na merong kaisipang harangin yan. Okay lang sa kanila. Kaya sabi ko, ang tatapang ng hiya. Lantarang ipinangangalandakan, ha? Napapalitan namin ang batas. Pero walang kasamang politika. Ekonomiya lang ang pahintulutan magkaroon ng 100% corporation ng mga dayuhan sa Pilipinas. Kay pala ay inaasa nila ang kanilang pagkuwenta sa kanilang mga calculator at cash register na dumating ang panahon na ang lahat ng mga dayuhan ay inangkina ang buong Pilipinas at ang lahat ng mga negosyo'y alipin ang Pilipino, umaasa sa kanilang mumo na nalaglag sa ibaba. Hoy! Tuguan naman kayo ng hiya! Kung kailangan nating palitan ang ating saligang batas, ay dahilan sa kailanganin nating palakasin ang nasyonalismo, ang pagkamakabansa. Yun. Doon pwede. Pero kung kaya mo lang aamyendahan ang saligang batas na binuo ng mamamayang Pilipinong nagsusumikap, naiangat ang kasarinlan. Ano ho ang naranasan natin? Ito nilalahat ko from the president down. Ipakulong man ninyo ako. Kasuhan man ninyo ako ng mga fabricated cases dahil sasabihin ninyong ako ay kontra sa inyo. Hindi ko katatakutan. Pero ang sinasabi ko, huwag nyo lilangin ang mga Pilipino na magiging maganda kung naririto ang mga dayuhat dito sila magninegosyo, yayaman tayo. Ano? O ngayon, nakikita na ninyo ang mga skyway na ipinagawa, palakpakan ang mga mayayaman. Sapagkat sa kanila yun eh. Tayo ba may kotse para tumakbo doon? Kaya ba natin bayaran ang toll fee noon? Oh, di hindi para sa atin yun.
para sa mayamang iilan. Oh, hindi naman nila papayagang, ako ay magbabayad ng toll gate, diyan ho ako dadaan. Ay hindi kayo ka pwede. Ay hindi magbabayad nga ho ako eh. Ay hindi ho pwede ang kalabaw rito. Ano ho ito eh? Kalsada ho ito ng mga matutulin. Yan po ang sustansya ng aking tinatalakay na tayo ay magkaroon ng isang organisasyong Pilipino, mga magkababayan, magkakalahi, isang lahi. Walang politika, walang relihiyon na pag-uusapan. Hindi ko sinasabing wala kayong paniniwala. No. Bahala kayo. Pero hindi dapat na ang konsiderasyon ng pagkakaisa ay merong reliyon o meron. Kahit meron ka, ay nire-respeto yung reliyon mo kung ano yan. Hanggang sa marating natin yung tinatawag na malayang Pilipinas, nagkakaisang bansa. Ang malaking problema natin kaya hindi tayo umuunlad, hindi tayo nagkakaisa. Sabi nga nung, ewan ko kung nandiyan pa si Katotoy Talastas. Natatandaan ko dahil bago ko umalis sa programa ko, pagkatapos ng programa ko, susunod siya. No. Nauna siya. Nauna si Katotoy. 8 ako eh. 8 to 10 sa DCEC. Nauna. Kaya napapanood ko, napapakinggan ko si Katotoy Talastas. Sinasabi niya, ang problema sa ating mga Pilipino, hindi tayo marunong magkaisa. Ang pagkakaisa natin, tayo'y nagkakaisa sa hindi pagkakaisa. Natatawa ko kay Katotoy. Padalas niyan sinasabi yon. Tayo ay nagkakaisa sa hindi pagkakaisa. Kaya pag nandun na kami sa private na pag-uusap, kasama namin mga announcer din, nakikita, nagtatawa na kami, nagkakausap kami ng maayos ni Katotoy. Naipapaliwanag niya, maaaring tayo ay hindi iisa ng pinaniniwalaan. Pero tayo Pilipino eh, dapat nagkakaunawaan tayo kung saan tayo hindi nagkakaisa. Yan ang ano, natatandaan ko, ang mga ibang nakikinig sa akin po, naalala pa nyo si Katotoy Talastas. Kapatid po yan sa iglesia. Ewan ko kung nandudong pa ngayon sa kanila si, ano ito? Si Guerrero. Kaibigan ko yon si Guerrero. Sa iglesia. Sa Aguila, Radyo Aguila. Tsaka si Leo Obligar. Pari ko, nagbo-broadcast pa. Hindi ko lang nahahagip sa dial. Pero ito po mga kaibigan, ang importante na bigyan natin ng dangal ang ating lahi. Tahaki natin ang landas patungo sa kaunlaran. Magagawa natin yan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kasarinlan. Nagsasariling bansa. Kung ano ang mga hadlang, at tayo'y umabot na sa mahigit na 100 taon, ay hindi pa tayo umuulad, ay dahil sa hindi pa tayo nagkakaisa. At ang ating ginagamit na mga simbolo ng pagiging bansa ay sagisag ng pagiging kolonya ng Espanya o ng Amerikano o ng dayuhan. Yung pong pangalang Pilipinas ay simbolo ng kolonyalisasyon ng mga lahing Kastila, hindi ng bansa ng Espanya, kundi ng lahi. Sapagkat iyan ay pangalan ni King Philip. At ang nagbigay niyan ay sila. Sila ang nagsabing ito'y bansa. Pero ang mga Pilipino, wala pang bansa na itinayo na para sa kanya, maliban sa gobyernong itinayo na bagong lipunan
ni Ferdinand Edralin Marcos. Diyan po tayo pansamantalang nagpapaalam. Maraming salamat sa inyong ginawa at gagawin pang pagsubaybay. Ito po ang inyong lingkod, Doy del Castillo, nagsasabing, Mabuhay ang Pilipino!